Assalamualaikum warahmatullah. So ngayon nandito ngayon tayo ngayon sa Saudi Arabia. So ngayon nandito ako sa loob ng crane kahit na nasa trabaho. So ngayon i-share ko sa inyo kung paano dagdag ng beneficiary na gamit yung cellphone sa bank ng QuickPay NCB Bank. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa bank na pumila. Kahit nandito ka sa trabaho mo, basta malakas lang yung ano mo, mga network, malakas ang network or di kaya data mo or di kaya wifi mo. Ito ay malaking favor sa mga kapatid natin na dito sa Saudi Arabia, Saudi Arabia. Malaking tulong to na ano, pag online nagamit lang yung cellphone kung magdagdag ka ng beneficiary. Yung hulog ka ng ibang tao, pwede mo siya idagdag kung sinong hulugan mo. Malaking tulong to, yung share ko sa inyo kung paano pagdagdag ng ano, beneficiary na gamit lang yung cellphone. Sa mga kapatid nating, mga kababayan nating nandito sa Saudi Arabia, especially na sa nagtatrabaho sa loob ng bahay. So ngayon i-start i-share ko sa inyo. So ngayon na hanapin natin ngayon sa application. So sa paghanap natin, ang hanapin natin sa punta tayo ng setting. Sa setting tayo. Tapos wifi o di kaya sa data mo, click mo lang yon. Tapos i-back mo lang siya. Then hanap merong application ng ano sa Google Play Store tayo. Sa Google Play Store tayo mag-unload, download ng ano ng QuickPay. Wag lang natin ano yung Ali Mobile. Kasi ang mabilis sa akin Ali Mobile, medyo mabaga sa akin. Mas mabilis sa akin yung QuickPay Bank pag ano installed. So punta tayo sa Apple Store kasi Apple tong cellphone ko eh. Punta tayo sa Apple Store. So search natin yung ano QuickPay NCB Bank. Search natin yung QuickPay NCB Bank. Search natin QuickPay NCB Bank. So search natin. So yan QuickPay ang ano, yung QuickPay na yan. Eh, ayan ang i-ano natin, download natin. Download natin. Ako dito pa ako sa taas ng crane, no? Sa loob ng crane. So installed natin. Dito pa sa loob ng crane, no? So installed na natin. Tapos open natin ang QuickPay Bank. So pag open na natin, i-back tayo, punta tayo sa ano niya, sa QuickPay NCB Bank. Tapos ano tayo, mag-login tayo. Login tayo. May username at saka password. Username. Pero ako, meron na akong ano, username. So i-search lang natin ang username. Tapos yung password na ano, then password, then login lang tayo. Pag login merong nalabas na character na customer's enrollment reference. So kung puno natin yung cellphone kasi, pwede siya pang thumbmark. Yung thumbmark user biometric ID, parang verify your identity. So yan. So hintayin natin yung SMS code. May lalabas ng ano, yung SMS code. Yan, yung Ali. Yan, your request activation code. Ilagyan natin 99. So yung ano, SMS code
Then dialan natin yung SMS code. So i-search lang natin. May lalabas na biometric ID has been successfully registered. So register na tayo. So register biometric ID access for Alili Mobile. So finish. Finish na tayo. So welcome to may lagay dyan. Good morning, like that. So i-select natin yung transfer. Yung transfer ang i-click natin. Transfer tayo. So punta natin yung quick pay. Sa quick pay, pag pinot natin ng quick pay, medyo mabagal lang ano. So punta tayo sa dagdagan natin ng add new beneficiary. Nandito na tayo sa beneficiary details. So pindito natin yung arrow na yon sa may country. Doon tayo magdagdag ng ano, lagay natin ng address natin. So lagay natin ng Philippines, kasi Pilipino tayo eh. Philippines. Then delivery type. Ang maganda dito mga kabro, kabayan, yung MoneyGram agent cash pickup. Yan ang mabilis. Kung cash pickup ang pinutin mo, kung magkakaroon ng problema, ang tagal bumalik yung pera mo. Yung MoneyGram agent cash pickup, kapag i-cancel mong pinadala mo, kinabukasan may balik, isang araw balik din ng agad ang pera mo, yung MoneyGram agent cash pickup. At saka pinadala mo yung pera sa Pilipinas, wala nang bawas. Yan ang pagkakaiba. Kaya maganda yung MoneyGram cash pickup. So ano naman tayo sa city. So yung city ng hulugan ko, Tacoronga City. So yan, yan ang hulugan ko, na address ng hulugan ko. So yan, hulugan ko. Then currency, ano na, agent kung saan, agent UCS in Tacoronga City. Yan ang agent niya. Yan, then currency Philippines currency PHP. Then so yung first name ng hulugan mo, yung first name ng beneficiary na lagay mo, yung first name, yung unang pangalan niya, yan yung kapatid kong babae. So yung second name, yung ano mo, yung middle name. Kahit saan dyan, pwede din siya middle name at saka ano mo, yung last name. So middle name na lang ilagay. Middle name. Tapos yung last name, English third name. Ayan. Ayan, third name. Ayan ang third name. Yung apelyido. Yung postal code naman. Ayan. Then the phone number, yung cellphone niya sa Pilipinas. Ikot mo dyan. O yan ng mga ano. Yan. Then 2-9-2-3. Yeah. Then place of birth, kung saan siya, kung saan siya na nakapinanganak. Place of birth. So search na natin. Ayan. Place of birth, kung saan siya pin... Alin to mga kabro o mga kababayan, panatag ng loob ko dito kasi subog ko na eh. Oo, subog ko na. So ngayon napin natin date of birth. Date of birth niya. So date of birth niya hanapin natin. Scroll lang natin. Scroll lang natin ganyan, scroll lang. Then
pag-scroll na natin. Pero kahit na ano ilagay mo, Bert, ano niya, walang problema. Basta importante, yung complete niya. Yun ang pinaka-importante. Pero mas maigi pa rin complete bird niya. So, ano, occupation niya. Then, Philippines, nationality niya. Then, beneficiary address. Beneficiary address, pangalan niya. Maganda kasi ito ang quick pay. Maganda talaga yung quick pay. Yan mas mabilis ang pag, ano, pagdagdag ng beneficiary sa quick pay. Yung CB Bank na ano, quick pay application sa yung Ally Mobile. Okay, proceed. Oh, meron na kalimutan occupation niya. So, lagyan natin ng student. Student. Dito ako sa loob ng crane, mga kabro. Habang nag-ano tayo. Dito sa loob ng trabaho. So, yan, search natin ng complete beneficiary address niya. Balayan dan Lambayan ng Udrat. Then pagkatapos yan, proceed tayo, proceed. Yan, i-verify natin, add beneficiary, quick pay, add quick pay beneficiary. So confirm lang natin yan, verify natin. So okay, MoneyGram agent cash pickup. So confirm. Kaya pag confirm. So pag confirm mo na yan, may malalabas na ano eh, activation siya. Tsaka may, kung kapag hintayin natin ng tawag, call me. May seconds, 108 seconds before operating, may tatawag siya. Tawag ng tawag, you call me. O yan, tatawag na. So pinitol lang na natin yan. Okay, pag pinitol natin, loudspeaker natin. This call is from the National Commercial Bank. You have requested to activate an international beneficiary. Please press 1 to activate the beneficiary. So i-press lang natin 1. Tapos hintayin na natin yung apat na confirmation. So 2889 2888 and 9. Okay. So the beneficiary has been successfully activated. So, you can now transfer to this beneficiary. Thank you for choosing the National Commercial Bank. Have a nice day. Okay, success na daw. Activate na yung ano mo. So yun na, finish na. Yun. Ganun lang, finish na siya. Back mo lang siya. So ganun lang yung kadali pag activate ng ano, pagdagdag ng add beneficiary na gamit lang cellphone. Basta yung ano, quick pay and CB ang ano niyo, application ng mas mabilis pagdagdag ng ano, beneficiary. Ang gaganda sa MoneyGram na agent cash pickup, pag pinadala mo ngayon sa atin, wala nang bawas. Sa Palawan, Emil Wheeler. Sa video, sa Cebuana, Emil Wheeler. Yan, wala na siyang bawas. Wala na. Kapag inulugan nun naman, kapag ang pickup nilagay nyo doon sa ano niya, yung pickup lang o delivery bank, nababawasan siya. May bawas. So mas maganda pala yung ano, MoneyGram agent cash pickup. Basta MoneyGram siya. At saka kung sakaling magkakaroon ng problema,
Halimbawa, kinansel mo yung pinadala mo, kinansel mo, hindi mo maripan agad kapag inilagay mo lang yung pickup. Hindi maripan agad 5 to 6 days before mababalik yung pera mo. Halimbawa, ini-cancel mo yung transfer mo, yung cancel mo yung pinadala mo sa online, sa cellphone ka nagpadala. Hindi mo maripan agad. Pero itong MoneyGram na agent cash pickup, kapag kinansel mo yung pinadala mo, mababalik din sa'yo na itong araw o di kaya bukas. Hindi masyadong mahaba. Yan ang kakaiba ng MoneyGram agent cash pickup. So yung inano mo yung pickup lang sa bank, pickup lang ganun, malayong pagkakaiba. So sana meron kayong natutunan sa aking ano, sa aking video na ito. Sukran, salamat sa mga kapatid natin ng mga OFWs sa dito sa Saudi Arabia na ginagamit nila yung ano, Saudi National Bank na QuickPay in CB Bank. Okay.